matapos kumalat ang ilang malisyosong litrato sa internet. Kahapon sa Star Talk, unang lumabas ang report tungkol sa panibagong kontrobersyang ito na kinakaharap ng bad boy ng dance floor. Ang issue, lumabas kasi kamakailan sa isang gossip site ang ilang mga nakakaintrigang larawan. Dalawa sa mga ito ay nagpapakita ng mukha ng isang lalaki, tila kinuna ng picture gamit ang isang webcam. At isa naman ay nagpapakita ng maselang bahagi ng katawan ng lalaki, si Mark Heras Umano, ang taong nasa mga larawang ito. Nagsalita na si Mark tungkol sa maeskandalong intrigang ito, na tila di naman apektado sa issue. Nung lumabas yung issue talagang, wala akong sinasabi kasi nga sa akin wala eh, pero ayun lang, gusto ko lang i-clear na hindi po totoo and marami pong proof yan. Well, ba't ko naman kailangan gumawa ng ganong klaseng issue, diba? Hindi ko siya kailangan gawin and hindi ko siya kailangan pag-aksayan ng panahon para sobrang saya ng buhay ko ngayon. Ang dami kong pinaglilibangan na ibang bagay na hindi ko kailangan umabot sa ganong kababang level. Gusto nyo bang intriga na ba din ako? Parang ganun. Kinamo naman ng Showbiz Central ang katotohanan ng isyu nito by consulting a computer graphics expert na kinilatis ng maigi ang mga larawang kumakalat sa internet. So, dito sa nakikita natin ngayon, since galing na siya sa internet, so low resolution na siya. So, medyo mahirap i-determine kung talagang digitally edit na siya, pero may mga factors para malaman mong edited or hindi. Una, dapat yung pixel ratio niya pare-parehos. Kuha to ng webcam. Kaya medyo ano to, pixelated talaga. And yung pagka-pixelated niya, consistent from face hanggang sa background. Pero sa unang tingin, talagang mapagkakamalan mo siya. Kaya lang, hindi pa rin nga natin, yun nga, pwedeng magkamali pa rin ako dahil low resolution yung photo. Malay mo, meron talaga siyang kamukha na talagang striking yung pagiging magkamukha nila. Kung ikukumpara naman daw ang mga elemento ng unang dalawang pictures sa picture ng maselang bahagi ng katawan ng lalaki. Yung noise level nito, ibig sabihin yung mga parang dumi sa picture. Kung titingnan mo, masyadong mataas yung noise level nito. Unlike dun sa noise level nito, ito parang masyadong malinis. Yung pixel niya, tingnan nyo, parang hindi mo masyadong makikita. Okay? So, kumpara dito na sobra talagang pixelated. Kasi kung parehong, kung same day na kinunan yan, okay? Hindi dapat ganyan kalino yung picture niya. Bakit hindi siya consistent kung pagbabasihan is itong picture na to? Tingnan nyo, observe nyo yung skin ni Mark dito. Kung siya yan, ha? And then, observe nyo yung skin niya dito. Kitang-kita, makinis to. Makinis, ibig sabihin, hindi yan, maaaring hindi si Mark. Eto, maaaring si Mark to. Kasi unang tingin, si Mark talaga siya. Pero pagdating dito, malabo eh. Hindi consistent yung ano eh. Tsaka ito, parang kinuna ng ano. Hindi siya mukhang webcam na kuha sa webcam eh. Kasabay ng mga paliwanag na ito, isang simpleng demo rin ang ipinakita sa amin para patunayan kung gaano kadaling magretoke ng pictures na yun gamit ang iba't ibang computer programs na posibleng nangyari na naman sa kaso ng intrigang ito. So, sa Photoshop kasi napakadali nang i-manipulate ng data, ng picture. So sandali lang siya, na-replace ko na kagad yung mukha niya. And pag may alam mo ka sa proportionality ng muka, mas madali mo siya ma-achieve. Yung iba, sinasadya talagang i-low resolution para hindi ma-determine kung ano. Kasi questionable talaga pag low resolution, hindi mo talaga may judge kagad yan na, hindi, niretoke yan. Pero kung high resolution yun, mas madaling ma-determine. Pag low resolution, hindi, mahihirapan talaga. So, ayun yung palusot nila eh. Hindi, kaya ganyan ang ano kasi low resolution. But while Mark just chose to ignore the issue, inamin naman itong nag-aalala siya para sa ibang posibleng maapektuhan ng intrigang ito. Tanggap ito, actually, hindi ko siya siniseryoso. Pero ang concern ko dun sa kung sino man yung mga gumagawa ng ganun, sana lang iniisip nila yung magiging epekto nito sa, like ako, sa family ko, sa tatay ko, sa nanay ko, sa tito ko, sa mga kapatid ko. And second, kila Tito Nads, to my family, and kila Ina, lalo na si Ina, di ba?
ayokong nasasangkot sila sa mga ganitong klaseng intriga or sa mga ganitong klaseng issue. Na kapag meron akong intriga, pag alam kong totoo, sabihin ko sa kanila ng totoo. Pag alam kong hindi, sabihin kong hindi. Kasi yun lang naman ako, hindi ko kailangan magsinungaling or kung ano man. Hindi ako mapaggawa ng storya.